sa kahariang gumbaran ay may isang kagiting-giting na hari, si Haring Madali, kasama ang kanyang kapatid na si Prinsipe Bantugan. Balita sa lakas at tapang si Prinsipe Bantugan, kaya't walang sino man ang nangangahas lumaban sa kanilang kaharian. Dahil dito, maraming dalaga ang naaakit sa kanyang kakisigan at katapangan. Labis itong ikinainggit ni Haring Madali. Ipinagbawal niya ang kaniyang nasasakupan na makipag-usap sa kaniyang kapatid. Kamatayan daw ang kapalit sa sino mang lalabag dito. Nalungkot ang prinsipe kaya't umalis siya ng kaharian, ngunit habang siya ay naglalakbay, inabot siya ng sakit at namatay sa pintuan ng palasyo ng kaharian. Nakita siya ng hari at prinsesa ng naturang kaharian. Hindi nila nakilala ang prinsipe kaya tinawag ang konseho. Nagkaroon ng pagpupulong sa kung ano ang gagawin sa prinsipe. Habang silang nagpupulong, may pumasok na loro sa bulwagan at nagsabing ang nakaburol ay ang prinsipe ng bumbaran na si Prinsipe Bantugan. Ibinalita ito ng loro ang sinapit ng prinsipe kay Haring Madali. Nanaig ang pagmamahal niya sa kapatid at napawi ang inggit na kinikimkim niya rito. Lumipad sa langit ang hari kasama ang kasangguni upang bawiin ang kaluluwa ni Prinsipe Bantugan. Pinilit naman ni Prinsesa Datimbang na madala sa bumbaran ang bangkay ng prinsipe. Nagdiwang ang buong kaharian sa muling pagkabuhay ni Prinsipe Bantugan, na nauli sa dati ang mabuting samahan ng magkapatid. Nabalitaan ni Haring Miskoyaw ang pagkamatay ni Prinsipe Bantugan. Dagli siyang naghanda upang kalabanin ang kahariang nooy kanilang mahigpit na kalaban. Kasalukuyan nagdiriwang kaharian ng sumalakay sina Haring Miskoyaw. Natigil ang pagdiriwang at nagkaroon ng labanan. Buong giting na lumaban si Prinsipe Bantugan. Ngunit dahil sa bagong galing siya sa kamatayan, ay nanghina siya at nabiyag ng mga kalaban. Iginapos siya ngunit nakawala rin. Nanumbalik ang kaniyang lakas. Hinamok muli ang mga kalaban hanggang sa malupig ang mga kaaway. Dinalaw ni Prinsipe Bantugan ang kahariang karating ng bumbaran at pinakasalan ng prinsesang kanyang katipan at umuwi sila sa bumbaran. Ipinagbunyi siya ng lahat. Iniutos ni Haring Madali na magkaroon ng panibagong pagdiriwang. Naging maligaya si Prinsipe Bantugan hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay.